Palakpakan natin ang Panginoon sa isang magandang umaga. May malaki pong kaibahan ang relihiyon sa filosofiya. Ito ay ang himala. Miracles differentiate religion from mere philosophy. Dapat, kung may pananalig, may himala. Ewan paano kung wala? Napaghimalaan na ba kayo? Bakit parang ang dami nating nababasa mga himala sa Biblia, pero nangyayari ba sa buhay natin? Salamat kung oo. Kumisa na may nangyayari hindi napapansin, at kumisa naman talaga ay walang nangyayari. Ano pong dapat isipin kapag walang himala? Salamat o Diyos at may himala. Turuan niyo po kami Panginoon na huwag maging superstitious, huwag maging mapamahiin, kundi magkaroon kami ng pananalig na nakatungtong, nakaugat sa katotohanan, kalinawan, kaliwanagan ng iyong salita. Nawa Panginoon, paghimalaan niyo kami lagi at ito naman ay aming makita, makilala at payagang mangyari sa aming buhay. Bigyan niyo pong liwanag ang aming isip. Patawarin niyo kami sa aming mga kasalanan, O Diyos. Hugasan niyo po kami sa aming mga karumihan. At ng buong-buong makapasok kami sa inyong presensya. Ano mang magiging hadlang upang kami, Panginoon, ay mapagpala niyo, isinusuko namin sa inyo. Take over our will, our lives, our minds, our hearts. We ask you, Father, to bless us, to teach us. Protect us from harm, from falsehood, from work of evil men and evil spirits. Reign in our hearts. Kayo, Panginoon, maghari. Kayo po ang masunod. Dalangin namin ang lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Atin pong babasahin ang Marcos 1 hanggang 6. Isa sa mga napakapopular na kwento tungkol sa pagmiministeryo ng Panginoong Jesus. Umalis doon si Jesus at umuwi siya sa sariling bayan kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, si Jesus ay nagturo sa sinagoga. Maraming tao ang nakarinig sa kanya at sa kanilang pagkamanghay, nagtatanungan sila. Saan niya natutunan ang lahat ng iyan? Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? Paano niya nagagawa ng mga himala? Hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria at kapatid ni na Santiago, Jose, Judas at Simon? Taga rito rin ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Kaya't sila'y nagduda sa kanya at siya'y hinamak nila. Dahil dito, sinabi ni Jesus sa kanila, ang isang propeta ay ginagalang ng lahat maliban ang kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay. Hindi siya nakagawa ng himala roon maliban sa ilang may sakit na pinatungan niya ng kamay at pinagaling. Nagtaka siya dahil hindi sila naniniwala sa kanya. Nilibot ni Jesus ang mga nayon sa paligid at tinuruan niya ang mga tagaroon. At nawa ay buksan ang Espiritu ng Diyos ang ating isip at maunawa ang mensahe para sa atin sa pamamagitan ng kasaysayang ito. So kung babalikan natin, sasariwain ang kwento, umuwi si Jesus sa kanyang nayon, sa kanyang distrito, sa kanyang bayan, nangaral. Gulat naman ang lahat. Sabi, hindi ba kababata natin yan? Hindi ba dito lumaki yan? Kilala natin ang mga magulang, kilala natin ang mga kapatid. Ano, napaiba siya sa atin? Bakit nalampasan niya yung kanyang mga magulang, kanyang mga kapatid, tayong mga kababayan niya? Sobrang napaiba yata siya. Hindi ba't karpintero yung kanyang magulang, ang kanyang ama, siya man? Ang pinagtakhan nila, nalampasan ni Jesus ang pamantayan ng magulang, ng kapatid, ng pamilya, ng komunidad, at ang mga limitasyon na alam nila na naroon sa kanila at kay Jesus man. Ang naging bunga, bagamat hangang-hanga sila sa galing ng pagtuturo at sa kapangyarihan ng mga himala, ininsulto nila si Jesus. Kinantsawan, nilibak, at hindi pinaniwalaan dahil tulad lang dapat nila at galing lang sa mga katulad nila. Iyon ay sa kabila ng kanilang pagkamangha sa karunungan at mga kagilagilalas na himala. Anong pangungusap ni Jesus ang kanyang binitawan? Reaksyon niya. Marcos 6:4, dahil dito sinabi ni Jesus sa kanila, ang isang propeta ay iginagalang ng lahat, maliban na lang ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak, at maging mga kasambahay. So nakikita natin dito na maging ang pamilya ni Jesus
ang kanyang sambahayan at binanggit pa rito ang pangalan ng mga kapatid niyang lalaki at may mga kapatid na babaeng hindi na binigay ang pangalan. Tradisyon ng pagsusulat sa Biblia, hindi gaano inililista yung mga babae noon. Pero maraming kapatid, and obviously no one in his family believed in him and in his ministry. That's why he said, well, a prophet is respected, acknowledged everywhere else except in his town, in his own home, and among his close family relations. Masyado silang familiar kay Jesus, at sabi nga ng iba, familiarity breeds contempt. Pag sobrang familiar ang tao, hindi ka na iginagalang. Kaya kuminsan, mahirap makipagpalagayang loob sa kahit kanino na lang. Mahirap makipagbatian at makipagmabutihan sa kahit kanino na lang. Kasi pag close na sa'yo, hindi ka na iginagalang. At di siya iginagalang ng mga kababayan, ng mga kamag-anak at maging mga kasambahay. Gusto nila, katulad lang nila si Jesus. Parehas lang nila. Ayaw nila nung sa buhay nila. Tapos may nangyari sa kanilang kapatid, sa kanilang kamag-anak, sa kanilang kababata. Hindi ka na ma-reach, paapo appointment pa ngayon para ka makausap ka. No? Hindi ka na ma-reach, marami ka na ngayong mga sekretarya at mga clerk at mga bantay. Hindi ka na ma-reach, ang taas-taasan ng pader ng bahay mo. Bakit gano'n ang mga tao? Gusto nila ang kaibigan nila, ang kamag-anak nila, napakataas ng kalagayan, makapangyarihan, mayaman, para maipagyabang nila at pakinabangan. Pero gusto nila ay hindi ganun kataas para abot na abot nila kahit kailan nila gusto. Pag meron kayong kamag-anak na hindi niya na ma-reach, pasalamat kayo, ibig sabihin malayo ang narating. Yung mga walang nararating, ang gusto nila, lahat kapantay lang nila, hindi nila matanggap na meron silang, sasabihin pa nila, dati labandera lang namin yan, ngayon gobernadora na. O eh, biruin mo na may nangyari sa kanya, sa'yo wala. Nagsimula ka na na may mataas kesa sa kanya, hindi mo pa na-maintain, nalampasan ka pa, tapos mamasamain mo ngayon yun. Maraming ganyan kamag-anak, nagtatampo sa mga artista na kasi siya, sikat na siya, kaya hindi na siya nagpupunta sa bawat okasyon ng pamilya namin. Eh, paano makakapunta? Eh, busy, kaya wala kasing ginagawa, kaya lagi kang present. Minamasama natin pag may nararating ang sino man, yun ay inggit eh. No? Yung mga hindi ka na ma-reach, yan ay mga himutok na mga walang nangyari sa buhay nila. Kaya huwag niyong pinagsasasabihan. Dapat niyong ikatuwa. Naku, kailangan na natin mag-appointment para makita natin ang pinsan natin. Ibig sabihin, talagang marami siyang ginagawa. Pag hindi ka pumila at hindi ka lumagay sa kalendaryo, hindi ka mahaharap. Kasi laging nakatunga nga, kahit anong oras ka dumating, pwede kang harapin. Ibig sabihin, wala naman talagang nangyayari sa buhay niya. At kung walang nangyayari sa buhay niya, hindi kanya matutulungan. Ibig sabihin, wala siyang kapangyarihan. So, pasalamat ka, pumipila ka. May nangyari sa kanya kung wala man nangyari sa iyo. At yun ang reklamo nila kay Jesus. Di ba kababata lang natin yan? Mga kapatid dyan, nandyan lang. Eh, ano nangyari dyan? Ba't napaiba? Pero gusto nilang mapaghimalaan. Gusto nilang mapakain. Gusto nilang mapagaling ang mga sakit nila. Pero gusto nila abot na abot. Hindi pwede yun. Nagkakaroon talaga ng pagbabago. Yung mga walang accomplishment, tuwang-tuwa yan sa alam mo, hindi siya nagbago. Ganon, yung pagka-umuwi ka sa nayon nyo, yung walang ginagawa doon, yung may maraming ginawa sa mga malalayong bayan, gusto nila pagbalik, hindi rin nagbago. Gusto nila kung kumakain ka nung naginagamit ang yung daliri ng mga paa, ganun ka pa rin ngayon, yung hindi ka nagbago. Gusto nila nung araw kung sumisinga ka sa hangin at hindi ka gumagamit ng panyo, ngayon, ganun ka pa rin. Pero ipinagmamalaki nila na big star ka na, malaki ka na. Inggit. Marcos 3:21. Nang mabalitaan yun ng kanyang mga kasambahay, sila'y pumaroon upang sawayin siya dahil sinabi ng mga tao na siya'y nasisiraan ng bait. Ito pala ang dahilan kung bakit hindi rin siya maganda ang relasyon sa loob ng bahay niya. Mga kamag-anak niya hindi naniniwala sa kanya. Sapagkat ang Panginoon ay nagsimula magturo at gumawa ng mga kamanghamanghang bagay, ano ang lumabas sa balita, siya'y nasisiraan ng bait. Siya'y nababaliw. At ang kanyang pamilya mismo ang gustong umawat sa kanya. Kaya nung minsan, sinasabi sa Biblia, dumating daw ang kanyang inang si Maria at ang kanyang mga kapatid, at si Jesus ay nasa loob ng bahay na punong-puno ng tao, ay hindi sila makapasok. At ipinasabi, sabihin mo, nandito nanay niya at mga kapatid. At nagtataka ang marami kung ba't ang reaksyon ni Jesus, sabi niya, sinong nanay ko? Sinong mga kapatid ko? Sabi, ito nga ang mga kapatid ko. Ang lahat ng naniniwala sa Ama sa langit at sa aking ginagawa, yan ang mga kapatid ko. So, ano ibig sabihin, nung panahon na yon, hindi naniniwala sa kanyang pamilya. Sabi niya, hindi ko sila kapatid kasi hindi sila naniniwala. Naniniwala ba kayo sa ating Diyos sa langit? Therefore, tinatawag kayo ni Jesus na kapatid.
kapag-anak tayo ng Panginoong Jesus kung naniniwala tayo sa Ama na Diyos sa langit. Yan ang magandang relasyon. Sabi niya, kahit na sila, kapamilya ko, kung hindi sila nananalig sa Diyos sa langit at sa ginagawa ko at kung sino ako, ito ang aking kinikilalang mga kapatid. Sa kasaysayan naman, malalaman nating nagbagong loob ang kanyang mga kapatid. Si James nga ay naging isang maaalagad pa at naging leader ng church. Kaya nangyari naman ang pagbabago. Pero hindi nung una, hindi nila natanggap agad. Nakakaiba si Jesus. Ang kumalat na balita, siya ay nasisiraan. Kumalat pa nga ang balita na inaalihan siya ng masamang espiritu, kaya daw siya nakakapagpalayas ng mga demonyo. Alam niyo yung mga sabi-sabi ng mga dinakakaunawa? Malupit. Yung mga tao kasi tamad mag-isip, o kaya sobrang nakalubog sa kamangmangan, lahat ng hindi nila maunawa, tinatawag nila na masama. Pati mga born-again Christians, lahat ng hindi nila kamuka na pananalig, lahat ng hindi nila naintindihan, tatawagin nila agad kulto. Sino ka para malaman mo talaga kung ano ang buong katotohanan? Sino ka para malaman mo agad kung sino ang kulto, sino ang masama, sino ang demonic? Pero yan ang yabang ng napakarami mga Bible-based Christians. Bible-believing, Christ-centered. Basta't hindi na nila kamuka ng pananalig, demonyo agad, kulto agad ang binibigay nilang brand. Isang uri ng kamangmangan. Pag meron talaga sigurong matatawag mong ganon, pero hindi ka agad-agad naghuhusga. Si Jesus nga napaghusgahan eh. Natawag pa nga siyang merong nakatira sa kanyang demonyo. At kung nakinig siya sa mga taong pumipigil sa kanya, wala sana tayo dito ngayon. Marami pong tao mga nanindigan sa katotohanan na hindi maabot ng karamihan, sila pa ang napagkakamalang mali. Kaya dapat ang tao hindi agad naghuhusga. Ang Panginoon nga hindi pa naghuhusga hanggang ngayon nagliligtas pa. Nauunahan pa ng ibang tao, nagjudge tayo agad. Do not judge what you do not understand. It's always best, safe, and godly to shut up, to pray for truth, and to pray for those who are not in the truth in case they really are not. But we must not be careless in calling people who do not agree with us as people who belong to the devil. Dapat maingat ang tao. Dapat nagmamature na tayo sa ating Kristyanidad. Kokonti ang alam, kokonting verses, nag-aral ng 2-4 na taon, alam mo na ba ang lahat? Para mahusgahan mo kung sinong tama at mali. Lahat tayo ay pare-pareho lang naghahanap ng kaliwanagan. We're all fellow seekers, so we must never be judgmental of others. Ano po ang nangyari sa kanyang bayan? Sa bayan pa naman niya. Anong nagawa ni Jesus? Konting himala lamang. Konting paghawak dito at paghawak noon ng may sakit, konti ang gumaling. Anong hindi niya nagawa? Bagamat siya si Jesus, mahusay na magturo, nakapaghihimala, hindi siya nakagawa ng marami at mga dakilang himala. Marcos 6:5, di siya nakagawa. Pansinin ninyo, malinaw kasi dyan ang Tagalog. Mas malinaw ang Tagalog kaysa sa Ingles. Kasi sabi niya, di siya nakagawa. Iba yon sa di siya gumawa. Pag sinabi mo, bakit mo ko tinapakan? Di kita tinapakan. Natapakan kita. Magkaiba yon. Dito, hindi siya nakagawa. Ginusto man niya, hindi niya nagawa. Dahil sa kakulangan at sa kawalan ng paniniwala ng mga tao. Kahit pa si Jesus ang pumasok sa inyong bahay, kung di nyo paniniwalaan, wala mangyayari. Kaya sabi noong si Amang Abraham, dito sa mayamang namatay na napunta doon sa paghihirap, pabalikin nyo po si Lazarus sa aming bahay. Pag may bumalik mula sa kamatayan, maniniwala ang mga kapatid ko. Sabi ni Amang Abraham, kahit sinong bumalik sa kanila, kung di nila paniniwalaan, wala rin mangyayari. Kaya hindi rin pinayagang bumalik. Punahin po ninyo ang relasyon ni Jesus at ng mga pinaghihimalaan. May relasyon. Hindi lang ang Diyos ang nagpapasya, tao rin. Sapagkat ang tao ay binigyan ng Panginoong Diyos nung tayo nilikha ng sariling kakanyahan, sariling will, sariling loob at kalooban, kailangan yung loob na yun at kalooban, isuko mo sa Diyos, manalig ka para yung gustong gawin ng sa'yo ng Diyos, mangyari. Hindi kailanman ipinagpiritan ng Diyos ang gusto niya sa tao. Ang tao dapat ay handang tumanggap ng kalooban ng Diyos.
Kaya para maghimala ang makapangyarihang si Jesus, kailangan siyang paniwalaan. Nung hindi siya pinaniwalaan, hindi siya nakagawa ng maraming himala. Kailangan ng pananalig ng tao. So the process of a miracle is a two-way one. Two-way process. May ginagawa ang Diyos, may ginagawa ang tao. Hindi pwedeng Diyos lang. Because man was made in God's image, and man has his own free will, hindi ito sinasaklawan ng Diyos. Dapat isuko, nakusa ng tao. Dapat naniniwala ka. Kaya kahit may manggagamot, kahit may manghihilot, kahit pumunta ka sa mga, kahit sa mga faith healer, kahit saan, may magsasabi agad, walang mangongontra. Diba? Yung hindi naniniwala, lumabas. Kasi kung hindi ka rin naniniwala, may kokontra, walang mangyayari. Pupunta ka sa doktor, tapos mo, mas payat pa sa akin ang doktor na to. Mas mukhang bangkay pa sa akin ito, mukhang walang mangyayari sa akin. Kahit anong ipainom niya sa iturok, hindi magtatalab. Kasi hindi tinatanggap ng iyong kalooban. Napakahalaga ng kalooban. Alam niyo po, meron akong kamag-anak na ang asawa niya ay napasama sa isang reliyon na ayaw ng blood transfusion. Nung siya ay nag-aagaw buhay at nakaratay doon sa ospital, wala na talagang magawa ang mga tao kundi kailangan daw blood transfusion sapagkat siya ay dinudugo. Ayaw niya dahil sumali nga siya sa pananalig na ayaw ng blood transfusion. Ngayon, sapagkat agaw buhay, yung biyanan niya ang nagpasya. Lagyan nyo, sige, bigyan ng blood transfusion. Binigyan. Akala nyo ba pumasok yung dugo sa ugat? Hindi. Walang nagawa ang technology. Nakaratay man doon, mahina man ang katawan, buo ang loob niya, ayaw niyang tanggapin. Hindi pumasok yung dugo. Itanong nyo kung ano nangyari. Namatay. Namatay. Eh kasi hindi nagamot. Pero yung kalooban niya nakapangyari, pinilit ba siya? Mapipilit mo ba ang kalooban? Mind over matter, sabi nila. Faith over physical impossibilities. Sa Mateo 17:20, sumagot siya. Ito ay si Jesus. Tinanong kasi bakit wala kami magawa. Dahil maliit ang inyong pananampalataya. Tandaan ninyo, kung kayo'y may pananampalataya sa Diyos na sinlaki ng buto ng mustasa, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka roon, at ito'y lilipat nga. Tunay na walang bagay na hindi ninyo magagawa. Sabi niya, hindi nyo magawa dahil sa inyong kakulangan ng pananalig. Hindi dahil mabigat ang bundok, hindi dahil mabigat ang problema, kundi dahil napakagaan ng inyong pananalig. Marcos 9:23. Kung may magagawa ako, tanong ni Jesus, mangyayari ang lahat sa sino mang may pananampalataya. Kasi sabi, kung may magagawa po kayo, tulungan niyo naman kami. Sabi ni Jesus, ako, kung may magagawa ako, bakit ako? Ikaw, may pananampalataya ka ba? Dahil kahit ano, pwede mangyari sa'yo kung nananalig ka. Huwag akong tanungin mo kung anong kaya kong gawin. Ang tanungin mo sarili mo, anong kaya mong paniwalaan? Sapagkat yung kaya mong paniwalaan, yun ang magaganap. Mateo 9:22, lumingon si Jesus at pagkakita sa kanya'y sinabi, anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Noon di gumaling ang babae. Talagang ipinahiga po natin ang konti ang letra ng mga iyong, mga mo, mga kayo. Kasi sabi, salamat po, pinagaling niyo ako. Tumigil ka. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Sabi, maraming humihipo sa akin dito, hindi naman sila gumaling eh. So hindi ako yon. Yung pananalig mo yon. Yun ang pinagkaiba mo sa iba. Pare-pareho lang kayo, nasa paligid ko. So kung ako lang yung factor, lahat kayo dapat nagalingan. Di ba't ikaw lang gumaling? Kasi ikaw ang may pananampalataya. Mateo 9:28-30. Nang si Jesus ay nasa loob na ng bahay, lumapit sa kanya ang mga bulag. Tinanong sila ni Jesus, naniniwala ba kayo na mapagagaling ko kayo? Opo, Panginoon, sagot nila. Hinipo niya ang kanilang mga mata at sinabi, mangyari ito sa inyo ayon sa inyong pananampalataya. At nakakita nga sila. Mahigpit na ipinagbilin sa kanila ni Jesus na huwag sasabihin ito kanino man. So sabi ni Jesus, naniniwala ba kayo? Opo, talaga. Opo,
quest, kung gaano kataas ang pananalig nyo, yun ang mangyayari sa inyo. So, yung pa rin pananalig nila, ang magpapasya kung anong uri ng himala ang aabuti nila. So, maaaring kung ang pananalig nila ay konti, nakakita sila, nakaaninag ng konti, from total darkness. Maaari namang mas mag-improve, pero parang may cataract. O kaya kukurap-kurap sila, o kaya color blind, pero nakakakita. Pero na-restore ng buong-buo ang kanilang pananaw. Ibig sabihin, ganun kaganap ang kanilang pananalig. Kasi sabi ni Jesus, naniniwala kayo, opo, kung anong pananalig nyo, ganun ang tatanggapin nyo. Kaya ibang dasal ng dasal na hindi nananalig, nagsasayang ng oras. Pwede ba namang mangyari sa iyo hindi mo pinaniniwalaan? Eh, ang linaw-linaw na ni Jesus, kung paano ka nananalig, yun ang mangyayari. Sa himala, mga kapatid, dapat may pinaniniwalaan, the object, God who is outside of you, but actually inside of you, if you have God's kingdom in your heart, at dapat may sarili kang paniniwala. May pinaniniwalaan ka at meron kang paniniwala. Lucas 18:42, at sinabi ni Jesus, mangyayari ang nais mo, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Kung pupunta kayo sa church, nananalig kayo na kayo'y mapapagaling, gagaling kayo. Kung kayo aatin ng Bible study, makikinig ng pangangaral, naniniwala kayong tayo'y lalakas, lalakas kayo. Naniniwala kayong kay tatablang, tatablang kayo. Pero kung uupo-upo kayo dyan, naghahanap ng mga mali, naghahanap ng maipipintas, naghahanap ng problema, huwag kayong umasa na may mangyayari sa buhay nyo. Kailangan maniwala ka muna para may mangyari. Sabi ng iba, to see is to believe. Pero iba sa pananalig, you first believe, then you see. Because if you don't believe, you will never see it. Yun ang pinakaiba ng filosofiya sa reliyon. We walk by faith, not by sight. Although we are not foolish, although we are not superstitious, because wisdom operates in the hearts and minds of God's people. But we first believe, then we see. Marcos 10:51-52, ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? Tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag, Guro, gusto ko pong makakitang muli. Sinabi ni Jesus, kung gayon, magaling ka na dahil sa iyong pananampalataya. Noon din nakakita siyang muli at sumunod kay Jesus. Kulang pa ba? Tatambakan ko pa kayo ng ibang verses. Sinasabi ni Jesus, hindi ako yan. Ikaw yan, naniniwala ka kasi. Bagamat naniniwala ka sa akin, pero kung hindi ka naniniwala, kahit nandito ako, wala tayong transaction. Kasi hindi kita pipilitin. Hindi ko isisiksik ang miracle ko sa'yo. Hindi ko igigiit ang turo ko sa'yo. Kung gusto mo ito, binibigyan mo ng puwang sa iyong buhay, pinaniniwalaan mo, tatablang ka. So, apunahin ang papel ng Diyos, ang papel ni Jesus sa himala. Yung mga ipinagpe-pray nyo ba, mga kapatid, naniniwala kayo na pwede nga mangyari? Kasi kung naniniwala tayo, mangyayari. Hindi magic. Kasi una, pag naniniwala ka, lumalakas ang loob mo, lumalakas ang galing mo, na ibubuhos mo ang lahat ng kaya mo, kaya lang, nagiging posible. Meron ka pa rin participation. Ginagawa mo lahat ang kayang gawin ng isang ordinaryo, nilalang, ng tao, at yung hindi mo na kayang gawin, yun lang ang pinupunan ng Diyos. Pero alam nyo, we were fearfully and wonderfully made. Kahit walang himala na idagdag ang Diyos, ang naaabot ng kakayahan ng tao ay napakalayo, napakalawak, napakalalim, because we were made in God's image. Hindi mo na kailangan laging hinga ng Diyos ng kapupunan para meron kang magawang dakilang bagay, sapagkat paglikha pa lang sa atin, we were fearfully and wonderfully made. We were made in God's image. Nilikha tayong kawangis ng Diyos, maraming ginagawa ang Diyos na magagawa ng tao sapagkat siya'y nilikha sa wangis ng Diyos. Pero kung ang policy mo sa buhay, sapagkat ako'y tao lamang, wala ka talagang masyadong malayong mararating. Wala kang masyadong maraming maiiwasang tukso dahil sa sentence mo pa lang, ako'y tao lang, parang sinasabi mong normal lang sa akin na bumagsak. Sapagkat nangyayari rin na bumabagsak ang tao, pero kung ang laging policy mo, tao ka lang, hindi mo sinasabing wangis ng Diyos, ano nga ang mararating mo? Sa isip mo pa lang, nagpasya ka na magiging ordinaryo ka lang. May papel ang Diyos, may papel si Jesus, may papel ang tao sa himala. Partnership yan, hindi one way. At ipinakadiin ni Jesus ang parte ng tao. Paulit-ulit niyang sinabi, pinagaling ka ng iyong
pananampalataya. So huwag niyong sisisihin ng Diyos kung hindi kayo napaghihimalaan. Kaya naman niya, ready, willing and able maghimala, pero naniniwala ka ba? Yun ang point. Marapat pansinin, linangin, at palaguin ng tao ang pananagutan niya sa sanglilikha, sa sangsinukob, sa paglikha ng himala. There is an ordained active role for man. There is an ordained active interaction between God and man to make a miracle happen. Hindi dapat iasa ang lahat sa Diyos. So, nakita nyo, hindi nakapagpagaling si Jesus, hindi nakagawa ng maraming himala dahil ang tao mismo ang nagbigay ng limitasyon. May participation lagi. Alam nyo, ang tao ginawa ng Diyos, partner eh. Tingnan tayo bagay, pero yun ang kagustuhan niya. So, tanggapin natin yun. Huwag ko sobrang magpaka-humble dahil talagang nilikha ka niya sa kanyang wangis. Gusto kanyang kasama. Unang Korinto 3:6, tukos sa pag-tatanim ng espiritual na mga bagay. Ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, subalit ang Diyos ang nagpatubo at nagpalago. Nakita niyo, si Pablo daw ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, Diyos ang nagpatubo at nagpalago. Kaya ng taong magtanim, so huwag niyong pagtanimin ng Diyos. Kaya ng taong magdilig, so huwag niyong ipadiligan yan sa Diyos. Pero hindi mo yan kayang patubuin. Doon mo na sabihin sa Diyos, kayo naman. Hindi mo kayang palaguin ang halaman, kahit anong gawin mo. Ibigay mo sa Diyos. May teamwork. May itatanim ka. May gagawin ka. At pag nagawa mo na, tsaka mo sasabihin sa Diyos, Diyos ko, i-bless niyo po ang aking tinanim. Pero huwag mong utusan ng Diyos na magtanim. Kaya mo yun. Hindi dapat iasa ang lahat sa Diyos. At lalong hindi dapat iasa at laging sobrang umasa sa mga propeta, sa mga mangangaral, sa mga pastor, sa kapwa-tao. Wala rin mangyayari. Pa-counsel ka ng pa-counsel, di ka naman nakikinig sa payo. Walang mangyayari. Ipag-pray niyo po ako, ipag-pray niyo po ako. Pray na lang pray. Napagod na ng copy pray ang prayer ministry sa'yo. Hindi ka naman pala gumagawa ng ganang party mo. Anong mangyayari doon? Turuan niyo po ako, kantahan niyo ako, ipanalangin niyo ako, palayasin niyo ang demonyo sa buhay ko. Eh, hindi ka naman tumutulong. Walang mangyayari. Kumisan sobra tayong umaasa sa kapwa-tao. Ang tao, pag nanood kayo ng mga pelikula, ng mga tungkol sa mga relihiyon at kung ano-ano, makikita nyo ang mga tao para mga hibang. Sobrang nangangayupa pa doon sa kung sino man propeta yon o teacher o kung sino man yung nanggagamot na yon. Sobrang humahanga sa kapwa-tao na nagtuturo o kaya'y nangunguna. Gumagawa ng mga Diyos-Diyosan out of people. Hindi dapat ganon. Igalang natin ang mga lingkod ng Diyos. Yes, marapat yon. Pero tao din yon. Huwag sobrang paghanapan. Mabibigo lang kayo. Dahil sa sobrang paghanap ng mga tao sa kanilang mga leaders, napupuwersa ang maraming leaders na magbalat kayo, magkunwari, maging mga hypocrites. Because people expect their leaders or preachers or teachers or instruments of God to be supermen or superwomen. Nobody is super, only God. Huwag kayong magpapadaya sa ganyan. Huwag niyong sobrang itinataas ang tao, sobrang hinahangaan at sobrang sinusundan. Mabibigo lang kayo. Diyos lang ang walang kapintasan. Gawa 10:25-26. Sinalubong ni Cornelio si Pedro, nagpatira pa sa harap nito, at sinamba. Ngunit sinabi ni Pedro, tumayo kayo, ako'y tao ring tulad niyo. Nakita niyo si Cornelius, nung dumating si Peter, lumuhod, sumamba. Sabi ni Peter, huy, inaalibadbaran ako sa ginagawa mo, tumayo-tayo ka nga dyan. No? Pareho lang tayong tao. Kung si Pedro, na totoong Pedro, hindi nagpaluhod, ba't ang mga imahin ni Pedro niluluhuran? Eh si Pedro ngang totoo, ayaw yun. Diba? Imahin pa niya na kahoy o chalk o drawing o kalendaryo. Lalong hindi. Diyos lang dapat ang niluluhuran. At ang Diyos ay walang kawangis na chalk o kahoy o anuman dahil siya ay espiritu. Pahayag 22:8-9. Revelation 22:8-9. Akong si Juan nang nakarinig at nakakita ng lahat ng ito.
Matapos kong marinig at makita ang lahat, ako'y nagpatira pa sa paanan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga ito upang siya'y sambahin. Ngunit sinabi niya, "Huwag! Ako may alipin ding tulad mo. At tulad din ang iyong mga kapatid na propeta at ng lahat ng sumusunod sa salita ng Diyos sa aklat na ito, ang Diyos ang sambahin mo." So hindi na ito taong Pedro. Ito ngayon ay anghel. Talagang medyo iba na to, ha? Anghel. Si Juan, nagpatira pa sa anghel. Sabi ng anghel, "Tumayo tayo ka, pare-pareho lang tayo dito na empleyado." No? Pare-pareho lang tayong alipin ng Diyos. Wala akong pinagkaiba. Katulad din tayo ng mga propeta, katulad din tayo ng kahit sinong sumusunod sa katutusan ng Diyos. So iniaari ng anghel ang kanyang sarili na katumbas, kamukha lamang ng mga mananampalataya, basta nananampalataya ka, walang pinagkaiba yan. Sabi ko doon, ang Diyos ang sambahin mo. Pero anong ginagawa ng mga tao? Lumuluhod sa kapwa-tao. Halos ay sumamba. Pwede ho bang makahingi ng pinagupitan nyo ng kuko? Di ba? Ikukwintas ko lang. Yung mga tao na nagpapakahangal. Kapwa-tao mo, kahit ba yung buong bungo niya, ikwintas mo, anong mapapala mo? Tao din yun. Tapos maraming yung mga buto-buto dyan, sinasamba, mga buto-buto dyan, pinapahalagahan. Ang mahalaga, yung lumikha ng buto, yung Diyos sa langit. Hindi yung buto ng kanyang mga instrumento o mga kanyang mga servants. Gawa 14, 11 hanggang 15. Nang makita ng mga taong bayan ang ginawa ni Pablo, sumigaw sila sa wikang Likaonia. Nanaog sa atin ang mga Diyos sa anyong tao. Tinawag nilang Zeus si Bernabe at si Pablo na may Hermes sapagkat siya ang tagapagsalita. Nasa bungad ng lungsod ang templo ni Zeus at nang mabalitaan ng pari ni Zeus ang nangyari, nagdala siya ng mga torong may kwintas na bulaklak sa may pintuan ng lungsod upang ialay sa mga apostol bilang handog niya at ng bayan. Nang malaman ito ni Bernabe at Pablo, pinunit nila ang kanilang mga damit at patakbong pumagitna sa mga tao. Sumigaw sila, "Mga Ginoo, huwag ninyong gawin niyan. Mga tao rin kaming katulad nyo. Ipinangangaral namin sa inyo ang magandang balita upang talikuran ninyo ang mga walang kabuluhang bagay na yan. At manumbalik kayo sa Diyos na buhay na lumikha ng langit, lupa, dagat at lahat ng naroon. Sapagkat ginagamit ng Diyos si Pablo at ang kanyang mga kasama sa mga himala, sila na ngayon ang pinagbuntunan ng samba ng mga tao. At yung pari pa na dapat mas maraming alam kaysa karaniwan tao, siya pa itong promotor na nagdala ng mga toro, mga bakar, may mga kwintas sa bulaklak at iniaalay kay Pablo at kay Bernabe. Anong ginawa ng dalawang ito? Pinagpupunit nila ang kanilang damit. Sabi, kita nyo, may peklating kami, oh. Ay, may bakukang ako dito. Oh, ayan, may bakuna ako dyan. Sabi niya, kayo't kami, pare-pareho lang. Huwag niyong gawin yan. Kaya nga kami naghihimala sa ngalan ng Diyos para talikuran niyo ang mga kamangmangan na yan, lalo niyong ididiin ang kamangmangan dahil nakakita kayo ng himala. Alam niyo, tao, pag nakakita ng himala, dalawa lang nangyayari. Nakakalaya siya at nagkakaroon ng kaliwanagan o lalo siyang nalulubog sa kamangmangan. At gustong-gusto ng mga relihiyon ang kamangmangan dahil madaling pasunurin ang mga mangmang, madaling takutin, madaling katasan ng mga donasyon ng mga mangmang. Yung mga marurunong, nag-iisip kung anong dapat nilang gawin, saan nila dapat gawin ang resources nila. Pero pag mangmang ka, natatakot ka, nanghihimala, di ba? Kumikidlat-kidlat, umuuga ang lupa, talagang pahit gintong ngipin mo, ibibigay mo. Gustong-gusto ng mga nangunguna sa maraming mga reliyon ang mga taong mangmang. Yan, gusto nila yung kahirapan, gusto nilang overpopulation para mahirap ang tao, hindi makapag-aral. Mga mangmang, madaling pasunurin. Pero iba naman yung may liwanag ang isip at kusang sumusunod dahil alam niyang tama ang ginagawa niya. Minsan pagsunod din ang ending noon, pero alam mo kasi ginagawa mo, hindi dahil natatakot ka lang na kainin ka ng apoy, lulunin ka ng lupa, tamaan ka ng kidlat. Pinilas nila Pablo ang kanilang makasuotan. Anong kahulugan noon? Ipinakita nilang sila may tao rin. Kadalasan, importante rin sa mga religious leaders na magpilas ng damit. Anong ibig sabihin? Ipakita mo rin kamukha ka ng iba. Nalilimutan kasi ng mga tao yun eh. Noong 1989, nagsuot ako ng shorts. Nakita ko ng mga member, "Pastor, hindi po namin kayo nakilala." "Bakit? Hindi po kayo mukhang pastor." "Ano ba ibig sabihin niyo ng mukhang pastor?" "Yung nakasara ang leeg, naka long sleeves, at may bulak sa ilong."
Yun ang pastor. May pera sa mata, may tali ang baba, mukhang ibuburol. Yung kahit na maliligo, nakabarong Tagalog. Ano? Yung kahit na mamamalengke, eh nakapolo barong kasi pastor, mga pagkukunwari. Kung kulang ka ng substance sa loob, kailangan ka talaga lagi mag-costume para maalala ng taong kakaiba ka. At para kaluhuran, at para ka bigyan ng mga importansya. Pero dapat ginagawa mo rin, ipinakikilala mo rin sa lahat, nakamukha ka rin nila. Nalilimutan kasi yan ng tao. Kailangan bumaba sa mga bantayog at mga toring-garing ang mga leaders. Kasi sobra na rin kumisan ang ating paghanga. Sobra ang pagsunod mo, tas bigla ka nabigo. Yung pala may himala siya. No? Ibang himala. Meron pala siyang kahinaan, meron pala siyang pagkakamali. Eto ka na ngayon, tumalikod ka rin sa Diyos dahil nawala ka ng gana doon sa leader. Kaya hindi ka dapat sobrang umaasa. At hindi naman dapat sobrang paasahin din ng mga tao. Costume, kung ano-ano. Yan ay parang sinasabing, iba ako kaysa sa'yo. Kaya may costume ako dito. Pero sila, Paul, nagpilas pa ng damit. No? Mas hinamak nila ang kanilang sarili para ipakita lang na hindi dapat na sobra silang itaas. Ano ang marapat gawin? Marapat hanapin ng tao ang kaharian, ang kapangyarihan ng Diyos sa loob ng puso niya. Hindi sa labas. Hindi sa mga panglabas na mga kagilagilalas na bagay. Ang paghahanap sa Diyos nagsisimula sa loob. Lucas 17:20-21. At palagay ko yung nagdurugo ng mga tenga nyo sa verse na ito. Talaga yung pinagdidiinan ko talaga ito. Dapat mamemorya nyo na. Minsan, si Jesus ay tinanong ng mga pariseo kung kailan magsisimula ang paghahari ng Diyos. Sumagot siya. Walang makikitang palatandaan ang pagsisimula ng paghahari ng Diyos. At wala rin magsasabing nagsimula na ito dito o doon. Sapagkat ang totoo ay naghahari na ang Diyos sa inyo. Sa Ingles, sabi, the kingdom of God is within you. Huwag niyong hanapin sa labas, nasa loob. Ang himala, bago muna mangyari sa labas, kailangan nangyari na sa loob. Daniwala ka na. In the spiritual realm, it has already happened according to your faith. Therefore, the physical realm has no choice but to follow because it already became a reality in spiritual realms. Pag naging totoo na sa daigdig ng Espiritu, susunod ang daigdig ng material na bagay, makikiayon sa naging totoo na doon sa daigdig ng Espiritu. Kaya mahalaga sa Espiritu muna. Paglaban ay nandun sa Espiritu. So sa Espiritu mo, nanalo ka na sa temptation, susunod ang katawan mo, mananalo ka. Pero kung sa Espiritu, sa isip, nagpatalo ka na kahit hindi ka pa physically natatalo, matatalo ka mamaya o bukas kasi natalo ka na sa Espiritu. It's a spiritual battle. Dapat gampanan ng tao, ng individual ang papel niya sa paghahari ng Diyos. Siyempre, yung hari may nasasakupan. Kung hindi ka nagpapasakop, hindi walang hari. Kaya dapat magpasakop ka muna para siya maghari. Maniwala ka muna para siya maghimala. Ang tao ay hindi lang tagatanggap, hindi lang tagapakinig, hindi lang tagapanood, hindi lang tagapuna. Dapat ay aktibo siyang kasali, kasangkot, kapartner ng Diyos sa paglikha ng himala. At huwag lubos at sobrang umasa sa mga tagapamagitan, sa mga instrumento, sa mga tao. Dapat ding linangin ang personal, diretsyong koneksyon sa Diyos. Natutulungan tayo ng mga mangangaral, natutulungan tayo ng mga mananalangin, natutulungan tayo ng mga mga-awit, natutulungan tayo ng kung sino-sino na lalo nating maunawa ang mga mensahe ng Diyos. Natutulungan tayong ipaabot sa Diyos ang ating mga dalangin, pero hanggang tulong lang yon. Kailangan meron tayong personal na relasyon sa Diyos. Personal na pakikinig, pakikipanayam, pag-aaral, pakikipagmabutihan sa Diyos. Huwag iasa sa mga tagapamagitan. So kung sasagapin natin ang laman nitong mga katuroan na ito, balikan natin dahil si Jesus ay hindi nila tinanggap, dahil hindi na ma-rich, no? Dahil iba na. Huwag husgahan ng sino man. Huwag ikulong, huwag sukatin ang sinuman ayon sa pinagmulan, ayon sa nakaraan, ayon sa kanyang lahi o kalahi o kamag-anak, ayon sa mga dating kaugnayan at relasyon, sapagkat may nangyayari sa tao sa bawat minuto.
Hindi ko mo dati mong kababayan ka eskwela, dapat pareho lang kayo hanggang ngayon. May nangyayari sa iyo, may nangyayari sa kanya. We must salute accomplishment. We must recognize fruits of labor. So kahit pantay-pantay lang kayo noon o higit ka pa sa kanya, pero ngayon nahigitan ka, ipagdiwang mo na may narating siya. At huwag mo siyang piliting pababain para lang ma-reach mo, para lang kayo magpantay. No? Matuwa kayo kung meron kakilala, kaibigan na may narating naman na pwede niyong maipagyabang kahit konti at higit doon, pwede niyong malapitan sa oras ng inyong kahinaan. E kung pareho lang kayong mahina, edi lugi rin kayo. At isa pa siyempreng leksyon, huwag nating hamakin ang di nauunawaan. Pag hindi niyo naiintindihan, huwag niyo agad huhamakin, huwag niyo agad paparatangang mali. Unang Korinto 2:14, sapagkat ang daong di pinapanahanan ng Espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ng mga yon at di nila nauunawaan. Sapagkat ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang sa paraang espiritual. Guilty ang napakaraming born-again Christians, mga Bible-based Christians sa ganito. Basta hindi na nila naunawaan, mali na. Kaya kita nyo nangyayari, bangay-bangay yan. Kanya-kanyang mga pagpapagalingan ng mga kongregasyon. Lahat tumatawag sa iisang Diyos, nagbabasa ng iisang Biblia. Iba't iba-iba. Kakaiba-iba lang yan ang ine-emphasize, kakaiba-iba ng ina-appreciate. Siyempre, i-emphasize mo, appreciate mo kung ano yung nakakabuti sa'yo. Sa kalagayan mo, sa kultura mo, sa sitwasyon mo. Dahil iisang Biblia, pero maraming paglalapat sa maramit iba't ibang uri ng buhay. Huwag mong mamasamain na yung iba ay may ibang basa at may ibang mga pagtingin. Dahil sino talaga ang nakakaalam kung alin ang tama? Siyempre, kung mangmang ka, sasabihin mo, tama yung amin, mali yung kanila. Pero sino ka para sabihin yun? Sila rin, sinasabi nilang tama sila, at ikaw yung mali. Hanggang hindi ka humaharap sa Diyos ng mukhaan, hindi mo talaga malalaman. So huwag ka nalang mag-judge. Karamihan naman ang pinaglalaban lang natin, isang pananalig na nakagisnan, o kaya naipamana sa atin ng konsino. Kung iba ang nagpamana sa inyo, iba yung mamanahin nyo, yun naman ay paglalaban nyo. Dapat lawakan ang isip ng tao. Lakihan ang puso at magkaroon ng puwang doon maging yung mga di natin sinasangayunan. Huwag limitahan ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng mahina, mababaw, maliit na pananampalataya. What we receive is determined not by God's limitations of what He can give, but by our limitations of what we can receive. Kung maliit lang ang lalagyan mo, maliit lang kaya mo ilagay. Pero hindi mo kayang ubusin ang pwedeng ilagay ng Diyos hanggat meron kang pagsisidlan. Ilapat din natin ang katotohanan ito sa mga ginagawa, sa mga project, at sa mission ninyo sa buhay. Pag wala kayong pananalig, walang himala. Halimbawa, hindi ka naniniwala na pwede ka maging summa cum laude, hindi mangyayari yon. Hindi kayo naniniwala na pwede ninyong malangoy ang isang ilog hanggang sa kabilang pangpang, hindi nyo yung malalangoy. Kasi sa isip nyo pa lang, nagpatalo na kayo, paano gagawin na inyong katawan? Pag hindi kayo naniwala sa inyong anak, hindi kayo naniwala sa inyong asawa na meron siyang mararating, kadalasan wala nga siyang marating. Kasi kasangkot kayo ng kanyang buhay, kayo yung nagpapahina ng kanyang loob, kayo yung mahamak sa kanya. Si Jesus matong hinamak, hindi nakapaghimala. So paano makakapaghimala ang inyong asawa kung hinahamak nyo? Paano makakagawa ng dakilang bagay ang inyong mga anak kung lagi nyo nalang iniinsulto, minamaliit, hindi nyo binibigyan ng galang? Sabi ni Jesus, hindi ako ginagalang dito, walang naniniwala sa akin dito. Siya man hindi nakapaghimala. Tandaan nyo, kaya ako idinin, hindi naman sinabi ng Bible na hindi siya naghimala. Sabi, hindi siya nakapaghimala. Dahil layo siyang paniwalaan. Kayo man siguro, mga kapatid, mas malayo ang mararating, mas marami magagawa kung may naniniwala sa inyo. One of the greatest gifts we can give to our fellow men is to believe in them. To believe in the good potential that they have. Maraming mga tao, malayo ang narating dahil pinaniwalaan ng mga taong mahal nila o pinahahalagahan nilang opinion. So huwag tayo agad na, hindi mo kaya yan, walang mangyayari sa iyo. Maniwala. Sapagkat ang tao ay nilikha sa angis ng Diyos, maraming pwedeng gawin. Pinaliliit lang natin ang mundo natin, pinaliliit natin ang mundo ng iba dahil inilalagay natin sa loob ng kwadro na maliliit na kwadro ng pananalig natin. Litrato man,
ang magkakasya lang kung gaano kalaki ang inyong kwadro. Kung may alakalaki kayong picture, ang daming tao, yung kwadro nyo kakaganon, pipili lang kayo kung sino magkakasya doon, at yun lang ang pwede. At yung pananalig natin, yun ang kwadro ng buhay natin. Kayo nagpapasya kung marami o konting laman yun. Yun ang pananagutan ng tao. Give people this great gift of faith in them, of believing in them. Believing in people is one of the greatest investments that you can give them. Hindi masamang believe sa sarili. Basta naniniwala ka na hindi talaga ikaw yon at Diyos yung nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan. Maging sa Philippians 4:13, sabi diyan, I can do all things through Christ who gives me strength. So, I can do all through Christ. Huwag na sobra kang humble na ako lang po isang hamak na lingkod, wala po akong magagawa. Hindi totoo yun. Sa Bible, yun, I can do dahil may Diyos. Dahil may pananalig ang Diyos. At alam nyo, naniniwala ang Diyos sa inyo, sa akin, sa ating lahat. Kaya tayo binibigyan ng buhay, kaya tayo binibigyan ng pagkakataon, binibigyan tayo ng mga resources, binibigyan tayo ng time, talent, treasure, dahil meron siyang paniniwala sa atin. Huwag nating biguin ang Diyos na naniniwala sa mabuti nating kayang gawin at abutin. Patibayin, palaguin, palalimin ang pananalig sa Diyos at palaguin ang pananalig sa inyong ginagawa. Kung naniniwala kayo na mapapa-asenso kayo ng Diyos sa pamamagitan ng inyong sari-sari store, a-asenso kayo doon. Sapagkat yung pananalig nyo, magpapasipag sa inyo, magbibigay sa inyo ng positive spirit, natatawag ng mga ibang positive spirit also, natutulong sa inyo, mamaya laki na ng laki yan, naging grocery na, naging supermarket. Bakit yung mga kinikilala natin ngayon na sobrang mga big time ang yayaman, nagsimula sa mga halos wala, pero naniwala sila sa ginagawa nila? Pag hindi kayo naniniwala sa ginagawa nyo, mananatiling gano'n na lang. Ano pong hanap buhay nyo? Eto, nagtitinda ng palamig. Eh ano pong tingin nyo? Eh ganyan talaga, wala akong magawa. Mahirap tayo, so ganyan na lang tayo. Talagang kahit bigyan mo ng 1,000 taong mabuhay yon, isang garapong palamig pa rin ang tinda nun. Pero kung naniniwala siya, ano pong ginagawa nyo ngayon? Nagtitinda ako ng 1 garapong palamig. Dahil bukas tutubo ako, magiging 2 garapon ito. Sa susunod na 1 buwan, 10 garapon na ito. Sa susunod na 3 taon, ako na ang palamig queen. No? Makokontrol ko na yung negosyo na yan. Magiging magnet ako. Nangyayari. Pero pag hindi kayo naniniwala, wala mangyayari. Mga kapatid, huwag niyong pagsayangan ang pagod na ginagawa ang isang bagay na di niyo pinaniniwalaan. You will only remain mediocre. Greatness can only be achieved by those who believe that it is possible. And we were made in God's image. Nothing is impossible for those who believe. Hindi mo kasalanan maging mahirap. Pero kung nakamatayan mo pa rin, mahirap ka pa rin, may kasalanan ka na dyan. Di ka naniwalang aahon ka, kaya wala kang ginawa para umahon. Pure, talagang ganito ang buhay, wala tayong magagawa, gulong ng palad, etc., etc. Anong wala kang magagawa? Sabi, I can do all things through Christ who gives me strength. Sabihin nyo nga sa sarili nyo yan. Sige nga. Eh yun pa lang, may mga hindi pa rin nagsabi, ay, wala kayong aasahan, ha? Sasabihin pa lang, uuwi pa rin kayo dyang bigo. Sayang oras nyo, natulog na lang kayo dapat sa bahay nyo. No? Kaunting sasabihin, hindi nyo masabi. Ano mangyayari sa buhay nyo? Doon pa lang kumisa, may pride pa. Ayoko magsabi. Wala, walang mangyayari. Lucas 17:5, sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananampalataya. So tinanggap nilang kulang. Wala silang magawa. Alagad na nga. Dagdagan po ninyo. At dahil naniniwala silang pwedeng dagdagan, pwes, dinagdagan. Gawa 16:5, kaya tumibay sa pananampalataya ang kaanib ng bawat iglesia at araw-araw naragdagan ang bilang ng mga alagad. Ano ang nagpadagdag sa bilang ng mga miyembro ng church? Gimmick ba? Mag-gimmick tayo, each one take one. Mag-gimmick tayo, 80,000 by 1980. Mag-gimmick tayo. Walang nangyari sa mga lahat ng gimmick na yan na nabalitaan ko. Kasi nasa Biblia na, ang nagpapadagdag ng mga kaanib ng kapatiran e pananalig nung nando na sa kapatiran. Bakit? Nananalig kayo sa church nyo? Magbibit-bit talaga kayo nakasama.
nananalig kayo sa natitinig yung katuruan, talagang ipamamahagi nyo sa iba, talagang may gagawin kayo. Kita nyo, nagkakahimala. Ang totoo yung himala, gawa ng tao na pinalalago ng Diyos. Pag wala kang gawa, walang papalaguin. Kaya dapat maniwala ka para may gawin ka para kapag himalaan. Hindi nakatunga nga ka dahil naniniwala ka sa himala, inaantay mong lumaglag mula sa langit. Ang tunay na nananalig, may ginagawa. Dahil naniniwala siya dun sa pinaniniwalaan niya. So you put your time, your talent, your treasure into something because you believe in it. Everybody who achieved believed in what they could do. They believed in their cause. They believed in God who could help them. Walang himala kung walang pananalig. Hebreo 11:6. Kung hindi tayo sumasampalataya sa Diyos, hindi natin siya mabibigyan ng kaluguran. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos na nagbibigay ng gantimpala sa mga nananalig sa Kanya. Mateo 8:13, at sinabi ni Jesus sa opisyal, umuwi ka na, mangyayari ang hinihiling mo ayon sa iyong pananampalataya. Sa oras ding iyon ay gumaling ang katulong ng kapitan. May katulong ang kapitan, lumapit kay Jesus dahil ang kapitan, ang siyang may kapangyarihan sa tauhan niya, may otoridad siya na ilapit niya sa Diyos. Hindi naman yung may sakit ang lumapit kay Jesus eh. Yung kapitan, inilapit lang niya yung tauhan niya. At sabi ni Jesus, dahil may pananalig ka, yung nasasakupan mo gagaling. Kayo na mga manager, kayo na mga presidente, kayo na mga direktor, kayo na may mga katungkulan, pwede niyong ilapit sa Diyos ang mga nasasakupan niyo. Sapagkat kinikilala ng Diyos ang otoridad niyo sa kanila. Alam niyo, ang Diyos mahilig sa otoridad. Kasi siya ang pinuno ng mga otoridad. Nagde-delegate talaga siya. God works through the chain of command. So that if you are the commander and you bring your people to the Lord will listen to you. Kahit hindi kasama sa transaction yung tao. Kasi ikaw may kapangyarihan sa kanya. Kayong mga may-ari ng mga kumpanya, kayong mga manager, kayong mga may katungkulan, malaki ang magagawa ng pananalig niyo para tumanggap ng pagpapala ang mga nasasakupan ninyo. Dahil God recognizes authority and works through the chain of command. Sa Mateo 15:28, at sinabi sa kanya ni Jesus, napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyayari ang hinihiling mo, at noon di gumaling ang kanyang anak. May lumapit sa Panginoon, nag-aagaw buhay ang sariling anak. Hindi yung may katawan ang lumapit, yung magulang. Sapagkat alam ng Diyos at nagbigay siya ng kapangyarihan sa magulang, sa mga sakop dito, ang kanyang mga anak, magulang ang lang umapit na pagpala ang anak. Mga magulang, napakalaki na inyong magagawa. Ganon din ang pananagutan na mailapit sa Diyos ang inyong mga anak. Heads of households, pati ang inyong mga empleyado, mga katulong, nasa ilalim ng inyong kapangyarihan ayon sa tingin ng Diyos. Alam niyo ang Diyos, pag tumitingin mula sa taas, pababa, ang una niyang nakikita, yung mataas ang ranggo, tapos yung susunod, chain of command. Pag lumabas ka sa chain of command, rebellion ang tawag doon. Ayaw ng Diyos niyan. Yan ang kasalanan ni Lucifer. Rebellion. Because God works with the chain of command. So you see, you can get blessings from God for the people who are under your authority. Manalig at mayroon kayong magagawa. Ang pinakamahalaga sa lahat, pananalig. Oo, pagandahin mo ang iyong mukha, palusugin mo ang iyong katawan, parunungin mo ang iyong isip, patabain mo ang iyong bulsa, paningningin mo ang iyong pangalan. Pero ang pinakamahalaga, patibayin mo ang iyong pananampalataya. Sapagkat ang pananalig ang nagpapagalaw sa kamay ng Diyos. Kapag walang himala, malamang wala kasing pananampalataya. Yung kapangyarihan ng Diyos, sa maliit na paraan, maaari siguro natin itulad sa cellphone. O may cellphone. Maraming pwedeng gawin yan. Pero kayo yung baterya. So pag low bat kayo, low bat ang pananampalataya nyo, anong silbi ng cellphone? So kahit ang Diyos ay nakapaghihimala, wala ka naman pananalig, walang himala. Kailangan manalig. Kailangan kumilos. Kahit ang Diyos ay nakakapagpalago ng negosyo, hindi ka man naniniwalang mapapalago mo ito at hindi ka naniniwalang lalago yon, walang himala. Dapat maniwala.
Hindi nakagawa si Jesus ng himala. Si Jesus na yun. Sa atin kaya, anong naghihintay ng mga pagpapalat himala kung tayo'y mananalig ng lubos? Anong mga pagpapala ang maaari nating maibigay sa kapwa kung paniniwalaan natin sila at ilalapit sa Diyos? Ipakita niyo po sa amin, Ama, ang napakalaking posibilidad ng pananalig. Ituro niyo sa aming manalig, patibayan niyo at dagdagan ang aming pananalig. Manalangin kayo, mga kapatid, kanya-kanyang panalangin sa Diyos. Ilapit niyo kung anong dapat ilapit. Hingin ang dapat hingin. Sabi niya, ask and it will be given you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. Nothing is impossible for those who believe. Palakpakan natin ang